Hi guys! Hayaan nyo i-share namin yung masaya at enjoy naming pagta-travel noong mga panahong dalagat binata pa kami ni Carter na wala pang ibang iniintindi kundi mga sarili pa lang namin. Kasama na dyan yung kilig, kulitan, at away moments. Ito yung first out-of-the-country travel namin at first time mag-spend together ng New Year's Eve ng walang kasamang family. Sobrang lamig nung time na nagpunta kami, yung tipong kahit tatlong layer na yung suot namin, lamig na lamig pa rin kami. Wala pa kaming 1 year nito pero dahil sa hiling naming mag-travel at FA pa ako nung time na to, kaya wala kaming ibang ginawa kundi mag-travel lang na mag-travel. Dati pa lang talaga kahit hindi pa kami nagva-vlog, talagang kain na kami ng kain. Parang yun na nga lang talaga yung pinaka-purpose ng travel namin, mag-food trip lang na mag-food trip. Grabe guys, yung mga panahon to, alam nyo bang lagi kaming away ng away ni Carter? Syempre dahil medyo bago pa lang kami at kinikilala pa namin yung bawat isa, kaya talagang marami pang adjustments. Then ito naman yung sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito talaga yung pinaka-paboritong country namin na binabalik-balikan. Dahil bukod sa daming choices ng pagkain, mura na, masasarap pa. Ang dali lang din mag-ikot dito dahil meron din silang Grab, kaya kami never kami nahirapang maglibot-libot dito. Kaya kami kung saan maisipan, go lang ng go. Mapa night market, mall, temple, or mag-durian hopping. Sobrang nakakatawa kasi before ayoko ng durian, pero simula nung nakilala ko si Carter, ewan ko ba kung bakit parehas na naming favorite yung durian. Alam nyo ba guys, for me, napaka-importante nung pagta-travel sa isang relasyon. Parang dun nyo kasi mas makikilala isa't isa, kaya for us talagang travel lang kami ng travel. Di bali nang lagi may pagtatalo, at least mas lalo namin nakikilala isa't isa, kaya mas lalong lumalalim at pinatitibay pa yung relasyon namin. Dito lang din talaga ako thankful kay Carter dahil sinasabayan niya yung trip ko, sinasabayan ko yung trip niya. Give and take lang din talaga, hindi pwedeng take lang ng take. Ito naman yung sa Bangkok, Thailand, na kasama naman yung host ng Airbnb na nirent namin, na sobrang bait na bukod sa sinamahan na kami maglibot, eh pinagluto pa talaga kami. Alam ko iba-iba naman tayo, pero for me, dito mas lumalim yung pagsasama namin ni Carter. Sa sobrang pagta-travel namin, nakita ko kung paano niya akong asikasuhin, alagaan, at bigyan ng mahabang pasensya. Then ito naman yung sa Shanghai. Alam nyo ba guys, di ba pag makikita nyo si Carter, pa iba-iba yung itsura niya? Minsan short hair, long hair, or kalbo, may balbas, clean look, or kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng looks niya agree ako. Pero dito ako nabilib sa kanya at nalaman kung gano'n siya walang kapakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang importante kung saan siya masaya at nagagawa niya yung gusto niya. Sobrang bihira kasi sa tao noon, dito ko lang napatunayan na sobrang totoo siya sa sarili niya. Yung tipong walang halong pagpapanggap. Ang sexy kaya noon, di ba, kaya simula nung nalaman ko yun, hindi ko na siya pinakawalan. Ang tibay na rin kasi ng foundation na na-build namin sa simula pa lang. Sobrang dami lang din talaga namin natutunan sa mga travels namin. Sa sobrang tagal namin ngayon, mag-almost 10 years na kami. Sa sobrang dami namin pinagdaanan, talagang subok na walang iwanan talaga. Mapasa tagumpay man yan, sa saya, or sa lungkot, natutunan namin na mamuhay lang sa present moment lagi. Kaya hanggang ngayon, wala kaming regrets dahil sulit na sulit talaga namin yung bawat araw na magkasama kami. Alam nyo ba, dati akala ko lahat ng lalaki manluloko. Dito ko napatunayan na meron pa rin palang mga lalaki na mga faithful at loyal sa mga partners nila. Isa pa sa mga natutunan namin sa travels namin, sa mga simpleng bagay pala matatagpuan ang happiness, hindi sa mga material na mga bagay. Mas nag-e-enjoy talaga kaming gastusan yung mga travels, experiences, at syempre food. Kaya minake sure namin bago kami mag-baby ay talagang nagawa namin lahat ng mga gusto namin gawin na magkasama. Kaya sa mga broken-hearted, single, or looking for partner, huwag kayo mawala ng pag-asa, huwag magmadali, dahil may nakalaan talaga para sa atin. Ang importante, mahalin mo muna yung sarili mo, focus ka muna sa pag-improve ng sarili mo, magugulat ka na lang na dadating na yung taong para sa'yo sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ang swerte ko lang din dahil magte-10 years ko nang kasama yung taong gusto kong makasama habang buhay. Kaya kahit hanggang ngayon na may dalawang anak na kami, in love pa rin kami sa isa't isa. So yun lang guys, share ko lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!